Hello guys, welcome back to our channel. To this video ay pag-usapan natin at ituturo natin step by step ang mga tamang settings kung paano maprotektahan at mabigyan ng security ang ating mga Facebook account. Isa ka din ba sa mga nag-alala na baka ma-hack ang Facebook account mo? Ang ating mga Facebook account kasi ay naglalaman ito ng mga mahalagang informasyon na hindi dapat malalaman ng kung sino-sino lang. Nahahack ang ating mga Facebook account kapag mahina ang security. Ang method na gagamitin natin ngayon ay isang alternatibong paraan ng profile lock, kung saan ang profile lock ngayon ay pansamantalang hindi muna magagamit sa ating mga Facebook account. Ang mga settings na gagawin natin ngayon ay hindi kasintibay ng security na nabibigay ng profile lock. Pero nakakatulong ito upang hindi basta-basta ma-stalk, hindi basta-basta ma-hack ang ating mga Facebook account. Bago natin umpisahan guys, kung bago ka man sa channel namin, ay huwag po sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe, hit the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload namin kagaya nito. Huwag na nating patagalin, tara na, umpisahan na natin. So unang-una guys, buksan natin ang ating mga Facebook account. Click natin tong tatlong dots sa right. View privacy shortcut. Tick privacy checkup. Who can see what you share? Then continue. So dito sa email, only me, birthday, sa akin only me, ay kung makita ng mga friends kasi wala akong panghanda. Yung ating mga address, mas safe siya kung ilagay natin sa only me. Pwede rin naman sa friends, pero basta wag lang nating ilagay sa public. So sa friends list, who can see your friends list? So ilagay natin sa friends or only me. So halos guys lahat na dito only me. Nasa inyo na po yan kung gusto nyo isit sa friends or only me. Basta wag lang natin isit sa public. So okay na yan. Next. Future post. Friends. Stories, friends. Then limit. Click limit again. Ibig sabihin, nililimitahan natin yung ating mga pinopost para lang sa ating mga friends. Then next. So dito, ito yung mga blacklist. Wala na tayong gagaliwan, wala na tayong gagalawin dyan. Next. You're all set. Then review another topic. How people can find you on Facebook. Okay. Continue. Who can send you friend request? So, ang makakapag-send lang sa'yo ng friend request. Friends of friends. Then, next. Ang ating mga mobile number, email address, kailangan natin sa isit sa only me. Para ma-ship siya guys. So next. So itong part na to, ang search engine, disable natin to guys. Ito disable. Then next. You're all set again. Review another topic. Then back. Scroll down. See more privacy settings. Hanapin natin yung audience and visibility. How people find and contact you. Who can send your friend requests? So friends of friends. Who can see your friends list? Friends. Then only me. So okay na yan guys. Back tayo. Followers and public content. So dito guys, lahat
pababa yan, pwede na natin isit sa friends or friends of friends. Basta wag lang nating ilagay sa, wag nating isit sa everyone or public. So okay na tayo dyan. So back tayo dito sa profile and tagging. You can post your profile, friends, who can see what others post on your profile. Sa akin, lalagay ko sa friends. Allow others to share your post to their stories. Sa reviewing, i-on natin to. On lang. So, dapat nakaganyan siya, naka-on yung reviewing. No? So, yun, i-set na natin lahat, guys. Ganun lang kadali. So, back tayo. Back tayo sa ating profile. So ganun lang, guys. Ang gagawin natin ngayon, subukan nating i-log out tong ating account. And then gagamit tayo ng ibang Facebook account na hindi natin friends, and then i-search natin para makita natin kung anong itsura ng ating Facebook. So guys, ito na. Buksan natin. So, ayan. Ito na yung mangyayari sa ating Facebook account pag sin-search ng iba. So, wala na sila ibang makikita dyan, kahit yung mga photos, mga friends list. Ayan. Okay guys, maraming salamat sa inyong pagpanood. Sana may natutunan kayo dito sa vlog na to. Maraming salamat po sa inyo.